Noong nakaraang buwan ay nailathala natin sa ating channel ang mga bansang malapit ng maglaho sa mundo dahil sa global warming. Alam niyo bang hindi lamang ang mga maliliit na bansa ang nanganganib na maglaho sa inaharap? Sa katunayan, ilan sa mga ninanais nating mapuntahan na lungsod sa iba't ibang panig ng mundo ang sinasabing malapit na ding mabura sa mapa ilang taon mula ngayon. Hindi lamang yan, iba't ibang bahagi din ng Pilipinas ang sinasabing lulubog ng tuluyan sa tubig pag nagpatuloy ang global warming. Yan ang itatambok natin sa ating episode ngayon. Marami sa atin ang hindi naniniwala kung totoo nga bang may mga naglalahong mga isla at syudad. Ang iba naman ay ginagawang biro lamang at katatawanan ang mga pangyayaring ito. Alam nyo ba na ang Pavlo Petri sa Greece, Lion City sa China, Port Royal sa Jamaica, at Dwarka sa India ay iilan lamang sa mga syudad na tuluyan ng lumubog sa tubig? Ang Villa Epeque naman ay bahagi ng syudad sa Argentina na lumubog dahil sa pagtaas ng tubig ng lawang katabi nito. Noong 2009, muling bumaba ang tubig sa lawa at tumambad ang isang ghost town na naging tourist attraction na din sa lugar. Ang United Nations at World Economic Forum ang dalawa sa mga pinaka-aktibong organisasyon pagdating sa pag-aaral ng epekto ng global warming sa mundo. Ang mga organisasyong ito ang nakikipagtulungan sa mga apektadong bansa kung paano masusugpo o malulutas ang suliraning ito. Ano-ano nga ba ang mga syudad sa mundo na malapit ng mabura sa mapa ayon sa pag-aaral ng United Nations at World Economic Forum? Tuklasin na natin. Number 10. Ang Alexandria sa Egypt. Ang Egypt ay matatagpuan sa hilagang pangsilangan ng kontinente ng Afrika. Ang Alexandria naman ay nasa pinakatuktok na bahagi ng bansang ito, katabi ng Mediterranean Sea. Ayon sa Egypt's Ministry of Water Resources and Irrigation, ang masa ng lupa kung nasaan ang Alexandria ay patuloy na lumulubog sa antas na 3.2 mm kada taon. Ang pamahalaan ng Egypt ay gumastos na ng $120 million para sa mga barriers na magbibigay ng proteksyon sa pagtaas ng tubig sa dalampasigan. Ngunit ayon sa mga naninirahan dito, tila wala itong epekto dahil kada taon ay mas lalong lumalaki at lumalakas ang hampas ng mga alon. Naniniwala sila na ang bahay na kanilang tinitirhan sa kasalukuyan ay lulubog na sa tubig ilang taon mula ngayon. Number 9. Ang Rotterdam sa Netherlands. Ang Netherlands ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng kontinente ng Europa. Ang Rotterdam naman ay nasa kanlurang bahagi ng bansang ito. Ayon sa New York Times, 90% ng syudad ng Rotterdam ay below sea level, kung kaya naman ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa dagat ang magpapalubog ng tuluyan sa syudad na ito. Upang matugunan ang nagbabantang panganib, ang pamahalaan ng Netherlands ay nagsasagawa ng land reclamation, pagtatanim ng mga mangroves at paglalagay ng mga barriers. Number 8. Ang New Orleans sa Louisiana, USA. Ang New Orleans ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Estados Unidos. Ang syudad na ito ay nasa 15 feet below sea level at lumulubog ng 2 pulgada kada taon. Ayon sa pag-aaral ng NASA, ang malaking bahagi ng syudad ay lulubog sa tubig sa taong 2100 kung walang gagawing solusyon ang pamahalaan ng Estados Unidos. Number 7. Ang Bangkok sa Thailand. Ang Thailand ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng kontinente ng Asya at ang Bangkok naman ay nasa timog na bahagi nito. Ang syudad na ito ay lumulubog ng 1 sentimetro kada taon at ayon sa The Guardians, ito ay magiging below sea level pagdating ng 2030. Ang pamahalaan ng Thailand ay nagtayo ng isang parke na kayang mag-ipon
ng 1,000,000 galon ng tubig ulan upang masolusyunan ang labis na pagbaha sa siyudad. Ito ay tinawag na Chulalongkorn University Centenary Park. Number 6, ang Virginia Beach sa Virginia, USA. Ang Virginia ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Isa ito sa mga lugar sa Estados Unidos kung saan mabilis ang pagtaas ng antas ng tubig dagat na kasabay ng pagbaba ng level ng lupa. Ayon sa National Oceanic Atmospheric Administration, ang siyudad ng Virginia Beach ay maaaring umabot sa 12 feet below sea level pagdating ng 2100. Number 5, ang Venice sa Italy. Ang Italy ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Europa at ang Venice naman ay nasa hilagang silangang bahagi nito. Ang siyudad na ito ay ang isa sa mga pinapangarap puntahan ng marami sa atin, ngunit nagbabadya na itong lumubog sa tubig. Sa katunayan, ito ay bumababa ng 0.08 na pulgada kada taon. Ang labis na pagbaha sa lugar ang nagdulot sa pamahalaan nito na magtayo ng flood barrier na haharang sa tubig dagat papunta sa siyudad. Number 4, ang Dhaka sa Bangladesh. Ang Bangladesh ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Asya. Ang Dhaka naman ay nasa silangang bahagi nito. Ayon sa New York Times, 0.3% ng mga dahilan ng global warming ay mula sa Bangladesh, kung kaya naman ang capital nitong Dhaka ay nanganganib dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa dagat. Madalas ang pagbaha sa lugar kahit na walang ulan. Sa katunayan, ang karagatan ng Indian ay nagpapalubog sa 17% ng mga lupain sa Bangladesh at tinatayang 18 million ang palilikasin sa 2050. Number 3, ang Houston sa Texas, USA. Ang Texas ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Estados Unidos at ang Houston naman ay nasa silangang bahagi nito. Bagamat ito ay isang maunlad na siyudad, ang labis na groundwater pumping ang nagpapababa ng level ng lupa dito. Ito ay lumulubog ng 2 pulgada kada taon. At habang lalong bumababa ang level ng lupa, mas nagiging mapanganib ito sa mga bagyong dumarating na nagdudulot ng labis na pagbaha sa lugar. Number 2, ang Lagos sa Nigeria. Ang Nigeria ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Africa at ang Lagos naman ay nasa kanlurang bahagi nito. Ang dalampasigan ng Lagos ay patuloy na gumuguho at nilalamo ng tubig dahil sa pagtaas ng antas ng tubig dagat. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng University of Plymouth noong 2012, isa ito sa mga pinakamabilis lumubog na siyudad sa buong mundo. Number 1, ang nanguna sa ating listahan ay ang Jakarta sa Indonesia. Ang Indonesia ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Asya at ang kapital nitong Jakarta ay nasa timog kanlurang bahagi nito. Ang siyudad ng Jakarta sa Indonesia ang tinaguriang fastest sinking city in the world na lumulubog ng 6.7 pulgada bawat taon, hindi lamang dahil sa epekto ng global warming, kundi pati na din ang labis na groundwater pumping. Ayon sa mga eksperto, kung hindi mabibigyan ng tamang solusyon ng pamahalaan ng Indonesia ang suliran ng ito, ang siyudad na ito ay nakalubog na sa tubig pagdating ng 2050. Sa kasalukuyan, inaprubahan na ng pamahalaan ang planong ilipat ang capital nito ng 100 milya ang layo mula sa kinatatayuan nito ngayon upang maproteksyonan ang 10 milyong naninirahan mula sa labis na pagbaha. Ang paglipat na ito ay tinatayang aabot ng 10 taon at nagkakahalagang $33 billion.
Bagamat hindi pa kasama ang mga syudad ng Pilipinas sa 10 pinakapinangangambahang lumubog ng tuluyan sa hinaharap, hindi dapat maging kampante ang mga Pilipino. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines, malaking bahagi ng Metro Manila ang lulubog sa tubig pagdating ng 20 taon mula ngayon. Ang syudad ng Navotas at Malabon ang dalawang pinakaapektado ng pagtaas ng tubig dagat at paglubog ng kalupaan sa Metro Manila. Ayon sa Marine Science Institute, bagamat hindi pa masyadong ramdam ang epekto nito sa kasalukuyan, unti-unti itong mararanasan hanggang sa mamulat ang mga tao sa epekto nito dahil sa may pagkakahaling tulad ang estado at kalagayan ng Jakarta sa Manila. Sinasabing ang Manila na ang susunod sa yapak ng Jakarta, Indonesia bilang fastest sinking city in the world. Ito ay hindi imposibleng mangyari, lalo na kung walang gagawing hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas upang masolusyonan ito. Ating tandaan na ang global warming o climate change ay hindi biro at hindi din gawa-gawa lamang. Ang mga nabanggit natin ay hindi upang manakot, bagkus ay maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Bagamat Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng nangyayari, mas makabubuti kung gagamitin natin gabay ang mga pag-aaral na isinasagawa ng iba't ibang ahensya at organisasyon upang mapangalagaan natin ang mundong nilikha niya. Hanggang sa susunod nating episode, mga katuklas, maraming salamat! Yeah.